up, cyberspace? Welcome back dito sa Dog Brock TV Season 4, first episode. Happy New Year! This is Merch Library. Let's go! So yun nga no, kamusta? May bago ba kayong New Year's resolution? O baka naman gusto mo nang tuparin yung mga plano mo na hindi natuloy last year? Guys, maraming salamat muna sa lahat ng suporta na binigay nyo sa buong 2020 dito sa Dog Brock TV. Last year lang tayo nagsimula and yeah, last week lang nag 1 year na tayo dito sa Merch Library. January 2, 2020, unang nag-upload ng Merch Library. And ngayon, mapapanood nyo to. And now, January 9, 2021, first episode, season 4 na tayo ng Merch Library. Maraming salamat. 25 episodes yung season 3, 21 episodes yung season 2, at 17 episodes yung season 1. Simula sa season 4 onwards, 25 episodes na tayo palagi. Every 5 episodes, namimigay tayo ng giveaway at meron tayong mechanics, kaya make sure na mapapanood nyo lahat ng nangyari hanggang sa dulo ng video. Guys, I'm excited para sa bagong taon na to kasi ang daming planong hindi natuloy. Ang dami kong inayos during 2017 to 2019 in preparation for 2020 pero nagkaroon ng pandemic. So hopefully this year maging maayos na lahat. Kayo, mag-ingat kayo palagi kasi nandyan pa rin yung virus. And you have to take care of yourselves and you have to take care of your family. Practicein natin o galiin natin gawin yung mga protocols kasi that's for our safety, di ba? And yeah, going back to the Merch Library, excited ako kasi bagong season. Season 4, every 5 episode, every 5th episode, meron tayong collaborative episode. Meaning to say, ano ba yung collaborative episode? Napansin ko kasi no, sa last 3 seasons natin, pagka bago yung brand, medyo mababa yung views and mababa yung traction. So nag-isip ako with my team, ano bang pwede namin gawin para mas makatulong sa brand na nagsisimula? Kasi yung mga established brands, alam naman natin established na sila eh. They just wanna explain their brand narrative. Gusto lang nila ipakita yung production nila. Gusto lang nila ipakita yung quality nila. Gusto lang nila ipakita yung freebies nila. Or gusto lang din nila ma-feature sa Merch Library. Pero paano tayo makakatulong sa mga nagsisimulang brands? So naisip namin ng TMP Media Group, kami dito sa TMP, kami dito sa Dog Brock TV, naisip namin na gumawa ng collaborative episode. Ito yung 4 na local brands na bago magkakasama na may kasamang isang established brand. So 5 brands sila sa isang episode. Every 5 episodes yan. Episode 5, 10, 15, 20, 25. Magkakasama yung 5 brands. Bakit ko ginawa yun? Bakit namin gagawin yun? Para yung 5 brands, magtutulungan sila sa isang episode mag-promote. Ibig sabihin, yung mga bagong brands, napopromote nila yung isa't isa. Sobrang laki kasi ng market eh. So alam mo yun, parang wala namang masama na magtulungan. And at the end of the day, gusto ko na mas maraming tao yung ma-reach ng bawat brand dito sa Philippines, diba? Yun naman talaga ang narrative nito eh. Kasi nawawala na yung communication between the brand owner and the end consumer or the buyer. So, sa search nyo na lang sa YouTube yung brand name, makikita nyo na yung videos ng Merch Library. And yun talaga yung gusto ko na parang hindi porket bago ka, dapat konti yung views mo kasi mag-isa ka lang nagpo-promote. No! Magsama-sama kayong mga bago, tapos pag pre-promote nyo yung episode na yun, lahat kayo may reach, diba? Mas makakatulong kami sa inyo. And salamat din pala sa lahat ng sumuportang local brands. Last season, season 3, 25 episodes yun guys. Lahat yun nagpaabot ng tulong at suporta, nagpadala ng merch nila. Hindi naman lahat, marami pa rin doon yung binili ko. Pero yun nga, salamat pa rin sa mga sumusuporta, nagpapadala ng merch nila kasi importante yun para magtuloy-tuloy yung channel, importante yun para makatulong din kayo dito sa ginagawa namin. And of course, akala ko dati nung sinimulan ko yung Merch Library is mauubos yung pera ko, lahat kailangan ko bilhin. Kasi yung season 1, binibili ko eh. Hanggang sa nakita nyo yung value nung ginagawa ko, nagpapadala na kayo. Kayo na mismo yung nagkukusang mag-sponsor ng mga brands nyo para ma-review natin. And thankful ako doon. And syempre, yung last 5 episodes ng season 3, may nag-sponsor na sa atin. Sponsored na tayo at sa mga susunod pang episodes, maraming salamat sa mga nakakita ng values sa ginagawa ko, nakakakita ng perpetuality value ng content namin. And yeah, thankful lang ako. So, review na tayo. Let's go.
So itong i-review natin ay brand ng isang entrepreneur, designer, and yeah, meron siyang sariling production line. This is Cornerstone by Jefferson M. Carey. Also known as JMQ. So, check na natin yung sinagot niya. Brand name, this is Cornerstone Clothing. Ang brief description, Cornerstone Clothing is a brand that focuses on the quality of the garments, uplifting the vibe on their products and relating it to all hard work and struggles they face along the way. Their goal is to set a standard and provide a unique quality clothing to which their consumer will be satisfied in every product that they're going to purchase. Brand name history. I've been holding the brand name for about 4 years. Aba, 4 years yan ang hinahawakan yung Cornerstone. When me and my mentor, Antonio Aguirre, first met. Ito si Boss AA. This is Antonio Aguirre. And nagbe-brainstorming kami sa meeting that time on what brand to create. Then nabanggit niya yon, tapos tumatak na sa isip ko. So sa meeting lang yon, and then tumatak na sa isip niya. After 4 years of hard works and studies on how to make a quality product, na-execute ko siya this year. So since 2016, for 4 years, 2016, 2017, for 4 years, hawak niya yung idea of that brand, Cornerstone. Tapos this year, during the pandemic, nakagawa siya ng production line niya, nakagawa siya ng office niya, doon niya rin na-execute yung brand niya. So congratulations sa'yo, JMQ. Cornerstone meaning, an important quality or feature on which a popular thing depends or is based. So if titignan mo yung name at i-compare mo sa life, kaya Cornerstone kasi yung foundation ko or yung cornerstone ko is lahat ng challenges, trials, failures, and pati na rin yung mga natutunan ko sa journey ko. Siya yung bumubuo kung ano man yung mga na-reach ko ngayon. So basically, naisip ko lang siya while looking for its meaning. Then, hinalintulad ko na siya sa life ko. And then, this is the first collection, tawag Colors. The name of the collection is Colors. Makulay ito, sure. Shirts are good for everyday use. Hoodies can be used when we have a cold weather or kapag pupunta ka sa malamig na place. So, open na natin, no? This is a black bag. Galing. Merong Cornerstone branding here registered. And then, may sticker sa baba, sa lower left ng packaging. Pagkaharap mo siya, lower right. Nakalagay, Cornerstone, nightshade, round neck t-shirt, medium. And then, yung price. Tapos, CS, the logo. And then, care, what do you call this? Care instructions. So, ayun, resealable zip bag siya. And then, uy, may nakapa ako. Mukhang face mask. So, may face mask siya. Ganda o, parang tie-dye. Comfy. Ganda. And this is the shirt. Uy, kaparehas! Wow! Kaparehas siya. Okay, so, turn na sila. Bagay, turn na. So, yon first impression, Cornerstone medium na etiketa dito sa baba ng neck tape. And then, meron siyang hang tag na yung hang tag niya is also a sticker. Cornerstone, ganda ng neckline, makapal. Open natin siya. Wow! Ganda! Congrats sa JMQ. Okay, so wala nang branding dito, wala nang branding dito, wala na rin sa likod. Wala rin etiketa sa mga gilid na sleeves, pero yun na siya, Cornerstone. Napakasimple. Simple lang siya. Pero loud. For me, this is ano, if you're an artist, you can wear this to perform. Diba? If you're a creative, pwede mo ito suotin sa mga collective meet, sa mga creative meets, sa mga, you know, mga photo exhibit, mga ganyan. Alam mo yun, mga gatherings, diba? So, ang ganda, Cornerstone. Tapos, details, letter C niya, may kulay orange ng konti, yellow-orange. And it's nice. Tingnan natin sa loob, ah. Pulido, pulido yung pagkakagawa. Ito yung ano. So, para siyang French Terry sa loob. As in, makikita mo talaga. Hindi siya CVC lang eh. Diba? Tsaka makapal siya. Siguro mga 240-250 GSM yung kapal nito. Construction, it is a cut and sew. Assembled by JMQ Company. And then, silkscreen press. Yung shirt. And then, yung fabric, custom made daw from Korea. Even yung tie-dye. Sa Korea rin galing, tas dito na lang nila binuo. So, yun yung fabric. Korean fabric pala to. Pero Filipino brand. Dito in-assemble, dito pre-produce, pero syempre, foreign yung tela. So, international standards, diba? And yeah, open natin. That's the shirt. It's really nice, guys. I'm gonna wear this a lot, promise. JMQ, thanks for this. Tapos, ito yung hoodie na kung sinusundan nyo ako sa Instagram. By the way, Instagram ko, dogbrock_.
Guys, ito yung hoodie na sinuot ko. Sample pa lang sinuot ko na. And this is the finished product. Wow, very agi antipado. Anong bukasan to? Ayan nga, ang ganda ng packaging, oh. Oh, sobrang ganda ng packaging. Pero kailangan mo sirain bago mo mabuksan. Diyos ko po. Bearskin na bearskin yung ano, ah. Ang galawan nito, ah. Uy, kaya si Agi? Bibigyan ka na magandang packaging, tapos kailangan mo sirain? Ano yun? Hindi, pero it means na mas importante yung laman kesa dun sa pambalot. Diba? Ganun lang naman yan. So again, standard, meron silang sticker dito, nakalagay naman dito. Cornerstone Ice Cream Pullover Hoodie Medium. Tapos yung price. Tapos yung logo. And nandito yung care instructions. So open na natin siya. Kailangan natin ng mahiwagang cutter. And guys, reminder, kapag may cutter kayo, ingatan nyo ang paggamit nito. Baka pati yung hoodie makater ko. So una, kasama sa package ay ito, walang sticker, di ba? Meron lang siyang hang tag sticker. This one has a sticker. Nakalagay Cornerstone. Outdoor sticker siya, guys. Vinyl sticker siya. So maganda. Cornerstone. Alright. And this is the hoodie. Oh my God. Oh my God! Ganda, oh. Ganda ng packaging, oh. Ang bigat. Ang ganda ng hoodie. So, standard. Meron siyang color white naman na sticker hang tag. Ang ganda ng quality ng ano. Nung lace. Para siyang ano. Para siyang sintas ng mamahaling sapatos. Sobrang solid. Standard etiketa nila. Cornerstone. Nakalagay medium. Wala nang ibang branding. Yun lang. And then, syempre, yung andi dito sa harap. So, ang tawag dito. Ang tawag sa hoodie. Special Process Gamusa Applique Embroidery. Applique. Special Process. Ganun. Ganda. Grabe, JMQ. Congrats, tol. Yung kangaroo pocket niya, ang ganda. Yung waistband, sobrang... Yung waistband niya, guys, ang ganda. Itong dito sa cuff. Cuff bands. Ganda rin. Saka yung ano mismo, yung pagkatayo, yung kulay, guys. Look at that. Oh, ma-arbor ni madam to sa akin, ah. Wow, wow, this is mine. Guys, I can vouch for the quality. Hawak ko siya ngayon. And I'm just excited. Isusuot ko to sa next merch review. Makikita nyo na suot ko siya. Sobrang ganda niya, guys. I mean, how can I say bad things about this brand? Bago sila, pero yung quality nila talagang up to par. Talagang in-step up din talaga ni Jefferson yung brand niya na parang it represents yung business niya. And yeah, basahin pa natin iba niya sinabi. Gusto ko na isuot. So features niya, meron siyang plain na neck tape, which is, yeah, may neck tape nga sila. Plain nga lang. Dito sa shirt, hindi mo mahahalata. Yeah, plain siya, may neck tape. And then meron siyang wash tag on the left side. Inside, etiketa in brand. Oh my God, they have it. Wash tag inside on the left side. Tignan nga natin yung isa. Oh my God, it has, oh, diba? Local brand yan, ha, guys. Filipino brand, ha. Oh, oh, ano yung mga binibili nyo sa mall na mahal? Na hindi nyo kilala kung sino may-ari. Na hindi nyo alam kung ang ine-employ ba Filipinos. Ha? This is, ito yung mga kailangan natin suportahan. Pero hindi ako galit. Merong hang tag, nakita na natin. Face mask freebies. Tapos may stickers, tama. Premium quality packaging. O, diba? Naka-ano yun? Naka-note. Premium quality packaging. Gets naman. Gets naman. Sobrang solid din naman talaga. Sizes available sa hoodie at sa shirts. Meron sila from size small up to 2XL. So, simula sa maliit na pang girlfriend ni Toxie na small hanggang sa Melvin Dave Jordan na 2XL, meron sila, kaya nila i-accommodate. Si Virgil 2XL din yung size. Where to buy? Instagram cornerstone.clo or cornerstone.clo. Tapos Facebook Cornerstone Clothing. Ito yung Facebook nila. Ito yung Instagram nila. Ito yung Lazada nila sa taas. Available din sila sa Lazada, guys. Search nilang Cornerstone Clothing. And then yung price nila, guys, hulaan nyo. T-shirt. 750 pesos lang, guys. 750 pesos. Meron ka na nito. Meron pang freebie na face mask. Tapos, ang ganda pa ng packaging. Reusable. Pwede mo lagyan ng mga labahan, pera, lupa, halaman, ulam. Diba? Balot mo muna sa malinis sa plastic bago mo lagay dito. Ikaw bahala. Lagay ka headset, panty, brief, medyas, underwear, kahit ano pwede dito. Reusable. Tapos, yung hoodie niya, alam nyo ba, guys, kung magkano yung ganito kagandang hoodie?
1,500 pesos lang. 1,500 pesos, may ganito ka ng hoodie. 1,500 lang, guys! Ang ganda, 1,500! Diba? Congrats talaga, Cornerstone Clothing. Guys, abangan nyo yung next release. Alam ko, sold out na to eh. Itong pink lalo. Pero yeah, check out nyo, Cornerstone Clothing yan. Available sila sa Lazada. And syempre, shoutouts. Sabi ko, kung may papa-shoutout siya, shoutouts sa JMQ Company LTD. Trading, di ba? Trading yung license sila. My wife, Karen Kono, and daughter, Aria Carey. Shoutouts to Doktora Karen, and shoutouts sa inaanak ko, syempre, si Aria. And yeah, sa lahat ng tumulong at sumuporta kay Sir AA Antonio Aguirre, he's always been supporting and he's always been mentoring Jeff and me. And yeah, sa lahat ng brands na nagpapagawa sa JMQ, guys, okay na supplier yan. Check out nyo sila. Tanungin nyo yung mga brands na ginagawa nila. Sobrang solid, sobrang na-excite ako na may mga ganito akong klaseng kaibigan na meron silang sariling brands, meron silang production line, and of course, and si Jeff, tumutulong din yan sa mga cause ko, sumusuport yan sa events ko, sumusuport yan sa mga charity works ko, and yeah, ito, kahit sold out agad, binigyan niya ako ng gusto kong kulay, so, supportahan natin yung mga ganito klaseng negosyante, supportahan natin yung mga ganito klaseng entrepreneurs na sumusubok at tumutupad sa kanilang mga pangarap. Congratulations, Cornerstone Brand. Maraming salamat sa support dito sa Dogbrok TV. Kayo na nanonood. Maraming salamat sa suporta nyo and sa suporta nyo sa mga local brands. Hindi lang dito sa Merch Library, kundi pati na rin sa Dogbrok Radio sa podcast ko. And salamat sa pag-support nyo sa local brands kasi dahil sa pag-support nyo sa local clothing, sa local streetwear, nasusuportahan nyo rin yung buong local culture. Kasi yung mga local brands na yan, sila rin yung sumusuporta sa local artists, local skaters, local musicians, local creatives. So alam mo yun, ecosystem yan. Kapag sinuporta natin yung local brands, parang sinusuportahan na rin natin yung buong eksena. Alright? So yun, may giveaway tayo mamaya. Follow nyo lahat ng instructions doon. Follow nyo ako, tag nyo ako Twitter, Instagram, dogbrok_. Like nyo ako sa Facebook, Dogbrok TV. And alam nyo na, YouTube, Dogbrok TV. Raffle mamaya. Susuotin na to ni Virgil. Huwag nyong kalimutan, guys. Lagi nyo tatandaan, simula kay Kuya Dog. Galing dito sa Dogbrok TV, ang paalala namin lagi. Keep on winning. Let's go. Yeah. I don't know about that one and that one. All of it. I need it all. Do you want it though? Where do I begin? I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't want it all. Heard these scammers had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call up my account. It's all in, I can have it coming out. Been through the struggle, I can see another drought. Yeah, it's not a purse, it's a merch. Six figures, what's a goal? Now it's nine or a hearse. Put it work. Used to pull up, not swerve. No time for the snakes, time to put them in the dirt. That's work. What is up, cyberspace? Maraming salamat sa panonood ng Dogbrok TV Merch Library episode. Gaya nga ng pangako ko, every 5 episodes, meron tayong giveaway. Meron tayong raffle. Ang kailangan mo lang gawin, mag-subscribe dito sa Dogbrok TV. I-follow ako sa Twitter or Instagram, dogbrok_, at i-like yung page natin sa Facebook, Dogbrok TV. Tapos, mag-print screen ka, screen record, picturean mo, or videohan mo yung cellphone, yung TV, yung iPad, yung tablet, yung laptop, yung PC, kahit ano pa yan, kung saan mo to pinapanood, dito sa cyberspace, gawin mo yon. Tapos itag mo ako sa Instagram stories at dogbrok_. Pag tinag mo ako, one entry na yon para makasali ka sa raffle. Every 5 episodes ha, episodes 1 to 5, ito yung raffle. So the more entries, the more chances of winning, tell your friends, tag your friends, mas maganda yon. And ang mga mapapanalunan mo for this raffle, isang t-shirt mula sa Alak Usok Clothing, isang t-shirt Daily Cash Clothing, at isang t-shirt, one of my favorites, binili ko to sa Secret Fresh. Secret Fresh collaboration with FMCC or Francis Magalona Clothing Company. Nakikita nyo, One Love, Secret Fresh, One Love, FMCC. Alam mo na, rest in peace to the king of Filipino rap. Guys, ito yung pwede nyong mapanalunan. Ito yung pwede nyo mapanalunan pag sumali kayo. So alam nyo na guys ha, tag nyo lang ako, kasali na kayo. Good luck, abangan nyo yung next episode. Let's go.
Yeah.